Sa boxing, hindi lang mga boksingero ang sumisikat. Pacquiao! Pati ang mga refereeing katulad ni Carlos Padilla Jr. na nasa Hall of Fame ng Nevada Boxing Hall. Si Carlos Padilla Jr., ama ng singer-actress na si Jaja Padilla. Nagulat ang marami kamakailan nung sinabi ng retirado at ngayon 88 anyos na referee na binagalan niya ang bilang nung na-knockdown si Manny Pacquiao ni Nedal Hussein sa kanilang laban taong 2000. Delikado dito si Manny. I'm a Filipino and everybody's Filipino watching the fight. So I prolong the count. And when he get up, I still am. Hey, are you okay? And that's prolonging the fight. Delikado dito si Manny. Sa pagitan ng ika-5 at 6 na segundo, tumayo ito at itinuloy ang laban. Tinatanong ni Carlos Padilla, yung hilo pa! Hilo! Si Manny Pacquiao! Ang Australianong si Hussein na natalo ni Pacquiao sa labang yon. Masama ang loob. It made me very angry. You never hear a referee say, I did this to help a fighter win. Do you remember it that way too? He was warning me, I'm gonna disqualify you. And again. That's why after the fourth round, I was fighting the way I was fighting. I was pushing Manny because I was very frustrated with the referee because he was doing everything to help Manny, not to help me. He shouldn't be in the Hall of Fame. He admitted to cheating. I want it to be a no contest, so it's not a loss on my record. It's not a win on Manny's record. Sa bakod ni Senator Pacquiao, maraming biblical verses. Bakit, Senator? Gusto ko laging naalala na ang Panginoon to encourage you and to watch you na hindi ka makaisip ng masama. Na-interview ko si Pacquiao nito lang Biyernes sa isa sa kanyang mga mansyon di sa General Santos City. Napakagara. Merong main house at iba pang mga bahay, magandang hardin at swimming pool. Ang ganda ng swimming pool nyo, ha? Dito kami nagtatambay. Lahat ito katas ng kanyang kamao. Nasundan kasi kita sa career mo, 1999. Doon kita unang nakilala, patpatin pa. So ngayon, here you are, Senator, prized boxer, naging senador, naging congressman, tumakbo ko for president, and you have all of these beautiful houses. Pag naisip mo yun, what does that make you feel po? Ano pa, pasalamat ako dahil nakatulog ako sa gilid ng kalsada Narinasan ko. Naalala ko kasi dati kunukwento mo, wala ka nang makain, kundi yung mata, ano yung matigas na buko? Yung nyugna, yun na yung kinakain mo. Tapos minsan nagdi-dishwasher ka. Now you have all of this. Kung ano mang mayroon ako, wala akong karapatan para magyabang. Ang ginagawa ko ngayon, na mapasaya ko, matuwa ang Panginoon sa buhay ko, na nakakatulong ako sa ibang tao. Kamusta na ho kayo after yung pagsabak nyo sa presidential campaign? Hindi mo ininda yung pagkatalo? Sanay ako sa mga talo. Boksingero ako eh. Pero sasabak ka ba ulit sa politika? Iniiwas ko muna yung mga politics sa mind ko ngayon. Nag-focus muna ako sa family and sa business namin. May laban ka ulit, di ba? Exhibition lang ngayong December 11. 100% ang income nito mapupunta sa Ukraine. Na, ah, talaga? Yung mga pamilya na naapektuhan, idodonate lahat doon ang kita. May Pacman Village din na recipient ng boxing. Actually, ngayon, nag-i-start na ang construction. 80 families mabibigyan ng libreng bahay at lupa. Manny Pacquiao Medical Center. Ba? Dito? Sa Gensan? Hospital siya, pero ang design niya parang hospital. Ilang boxing fight pa kaya kailangan para may patayo yan? May lupa na yan. Ngayon ko lang nalaman, mahilig siya sa mga isda. Bakit, Senator? Scuba diver ako eh. Saan license po kayo madalas ang scuba dive? Sa beach ko. Sa General Santos City, nasa kasagsagan ngayon ng trading si Pacquiao. Once a boxer, always a boxer. Mukhang wala pang balak magretiro ni Pacquiao sa boxing. Ngayon, nasa gitna siya ng paghahanda o training para sa isa pa niyang laban sa South Korea. Bagamat isa lamang itong exhibition match.
Ang bata mo pa rito ah. Parang this is one year after kita makilala. Nung in-interview ko si Navarrete. Yun. Senator, ano ho yung initial na reaction nyo nung narinig nyo o nalaman nyo yung sinabi ng referee na si Carlos Padilla? Nagulat ako at nireview ko ulit yung fight. Sa pag-review ko. Delikado dito si Manny. Wala namang unusual na nangyayari doon sa trabaho niya ng mga referee. Good thing na ang fight na yun ay naka-video. Masama rin ang kanyang loob sa pahayag ni Padilla, lalo't pinagdudahan ang kanyang panalo sa labang yon. Pero naalala mo ba yung exact moment na yon nung binibilangan ka niya? Yes, naalala ko. Tama lang yung bilang niya. At 5-6, pag count niya ng 6, tumayo na ako. Kami mga boxer, ginagampanan namin yung trabaho namin, yung responsibility namin sa taas ng ring. Wala kaming dirty tactics na maka-advantage. Meron ka bang gustong sabihin kay referee Carlos Padilla? Mataas pa rin ang respeto ko kay Carlos Padilla. Magaling siya at marami siyang nagawa sa boxing. Nung pumutok ang issue, naglabas ng pahayag ang panganay na anak ni Padilla. My father is an 88-year-old man who is just that, old and aging. Despite the fact that he has been living in the United States for decades, English remains his second language. Communications can be misconstrued and well-intentioned words can be misinterpreted. My father is a decent and honorable man. He dedicated his life to boxing and boxers and cared for them and their well-being. Parang hindi ko kayo tumatanda ah. Really happy. Buti nga anak, punta ka dito kay na-miss na kita. Oy, nako, na-miss din namin na kayo. Nagti-TikTok din ho ba kayo? Ako po. Sabay niya ako sa TikTok nila. Turuan niyo nga ako. Biro mo si Mami Junisha nagti-TikTok. Pasok kayo sa uso, Mami, ha. Salamat po. Mami D. Yeah. Ikay ang guest na yan! Yay! Tatanungin ko lang kayo kasi may kontrobersya ngayon ulit kay Manny, di ba? I'm a Filipino, so I prolong the count. Ah? Tanda naman si Carlos. Matagal naman naglaro. Hindi man alam sa boxer, ganun ang walang kasalanan si Manny. Nagkadayaan nga ba sa isa o higit pa sa mga laban ni Pacquiao? May mga instant na mga ganon. Hindi naman palagi, pero may mga pangyayaring ganon sa mga maliliit na promotion na nagbabayad dahil napapasukan ng mga sindikato. Sa experience nyo ho, nadaya na ho kayo? Nako, saksi ang buong mundo. Like the Bradley fight, na dapat one-sided na laban. Nagulat ako, bakit majority decision, panalo siya. Samantala, ang mga minsay nagkatapat sa ring. Mr. Hussein, Manny is here. Nagkaharap muli via Zoom. Hello, Manny. How are you? Good, good. And how are you? You're good, man. Thanks, buddy. A deduction, a one-point deduction has been slapped by Padilla. My problem was with Carlos Padilla from the start and the WBC. Nothing to do with you. You're just a victim like me. We're just doing our job in the ring. I think the WBC will investigate again and will review the fight. They will announce after their investigation. That's what they say. There's this controversy about the headbutt. The referee declared it punches. Boxing here in the Philippines is after 3 rounds, if there's a accidental headbutt, the fight will stop. Well, the WBC just done a review on it. And they said when Manny got up at the count of 8, it was already 16 seconds. So if you go back, like we're saying there's a long count. Manny might have made the count because he was looking at the referee. He's saying that there's a cheating, which is in fact, there's no cheating on that fight, on my part. It's Carlos Padilla's fault. Should have kept the fight. I'm not saying I won the fight or I was going to win the fight. See, I told Carlos that it was a headbutt. It wasn't a punch. He had different plans. I don't know what, who spoke to him or who didn't speak to him, but things were said and done beforehand.
I reviewed the fight over and over again, and I must say, walang anomalya whatsoever sa laban. Manny Pacquiao deserved to win that fight by a TKO in the 10th round. Sinasabi ni Sonny Padilla na nagkaroon ng long count, that he delayed the count so that makabangon si Manny Pacquiao so that he can recover. That's not true. A long count no longer can happen in modern boxing. Are you guys on good terms? I'm a big fan of Manny. All boxers have respect for the other boxer. Maybe it's do an exhibition one day. Exhibition in Australia. So you guys are challenging each other to an exhibition fight now? I haven't been in the ring since 2007. I would love to do it against Manny. Senator, hinahamon ka. You let me know. Give me 3 months. Three months, yeah. Right. Okay. Thank you, buddy. Stay safe. See you, brother. Pacquiao! Again! Sa kanilang pagitan, walang samaan ng loob, hindi man pareho ang kanilang pagkakatanda at pagsuri ng kanilang laban. 22 taon na ang nakararaan. Nagkakaisa naman sila sa layunin na imbestigahan ang nangyari. At siguraduhin na sa larangang buhay ang puhunan, patas ang laban. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.